Magandang umaga mga ka-Alpha Adventure. This is JC, your source of experience-based tips on livestock farming. And nanguha tayo ngayon sa palengke ng pagkita natin. Ito yung pinagsapalan ng ano yan, ng yoke. Pinagkukuha na ng gata. So, sa palengke, may mga ibang video na kami dyan na pinublish na sa aming YouTube channel. Wherein, diniscuss ko kung ano yung benefits ng pagpapakain ng kamatis, mga gulay, mga ibang klase ng prutas, ang ating mga alagang hayop. Ngayon araw naman na ito, ituturo ko sa inyo, yung share ko sa inyo yung isang posibleng nyo, pwede nyo pagkakitaan, lalo na kung nandun kayo sa area na maraming mga livestock, yung mga nag-aalaga ng livestock animals, o kaya mga farm, no? Regardless kung backyard or commercial level na sila. So, ito, nakuha ko ito na 30 pesos. Binibenta nila ito, yung isang sakong pinagsapalan ng niyo, 50. Yung ibang mga prutas dito, kagaya kahapon, nakakuha kami ng isang bayong na melon. Hindi pa naman bulok na bulok, pero pwede namang ipakain pa sa mga alagang hayop o manok, bibig. Libre lang yun. Nakuha din kami mga tinatapon na talong, iba't ibang klase ng gulay. Hindi sila bulok na bulok. Pero hindi na sila pwedeng itinda. No? Kasi nga, may mga reject na sila. So, ito tip ko. Kung sa area ninyo, sabihin na natin within the 20 to 25 kilometer radius sa bahay ninyo, alamin nyo kung ilan doon na may mga alagang hayop, poultry, kaya mga farm, kagaya sa Alpha Adventure. Bakit? Kasi pwede nyo gawin yung ginagawa ko dito sa palengke. Humihingi ako ng mga tinatapon nilang mga gulay-gulay, putas. O kaya kung may makita akong, yung iba binibenta nila pero mura na lang. So, yung pagbebentahan nyo ng ganito, halimbawa makakatipid sila sa pagkain, sa feeds. Pwede nyo kausapin yung mga halimbawa, yung mga nagbebenta ng mga pinagsapalan ng niyo, so pwedeng ibigay na lang nila sa inyo sa mas mababang halaga. Diba? Kung 50 pesos, gagawin na lang 25 or 30. Tsaka nyo ibenta dun sa mga farm. So, halimbawa, sabihin na lang natin yung mga nakuha nyo dito sa palengke, may mga gulay at prutas na hindi binayaran or walang bayad. Pwede nyo ibenta yun sa mga nagpa-farm sa halaga, halimbawa, 5 piso kada kilo. So isipin mo na lang kung makakuha ka ng 100 kilo, kaunti lang yun. Baka mas conservative estimate ko lang yung 100 kilo a day sa makukuha mo dito sa palengke, lalo sa area ng bagsakan ng gulay at prutas. 5 piso kada kilo, sa 100 na nakuha mo, halimbawa, 500 na yun. Kung magbibigay o magbebenta ka lang within the 20 to 25 kilometer radius sa area mo, gagastos ka siguro doon mga 100 piso para saan? Pagbili ng diesel. So sa tansya ko, yung 20 to 25 kilometers, gagastos ka lang doon ng mga 2 hanggang 2 kalahat siguro ng litro ng diesel. So, sa 500, sa 500 benta mo, yung 100 doon, puhunan mo sa diesel. So kung makakabenta ka ng, kikita ka ng neto ka ng 400 a day times 30 days a week, meron ka ng 10 to 12,000 a month. Galing doon sa discarding engineer ko sa inyo. Sa area namin, walang nagbebentang ganito. Wala pang mga kabataan na nag-aalok sa mga farm. Naisip ko lang ito kasi hindi siya nangangailangan ng malaking kapital. At yung kapital na kailangan niya na pambili ng diesel ay pwede mong kuhanin doon sa kikitain mo sa araw na yon. 400 pesos a day is something else already, no? Kasi sa nakatambay ka lang sa bahay, kikita ka ng 10 to 12,000 potential income by just doing this. Pero syempre, dahil sa situation natin sa COVID, huwag kakalimutan na sundin yung minimum safety protocols natin, mag-face mask, mag-face shield, magdala ng alcohol kagaya ng ginagawa ko. So, nagtanggal lang ako ng face shield tsaka face mask kasi nandito tayo sa area, nagbibideo tayo at wala namang tao sa paligid. Palibang sa akin and yung wife ko na may hawak sa camera ngayon.
So, yun. Potential na, this is an income opportunity. No? 10,000 to 12,000 a month, hindi masama yun. Mas malaki pang kita mo sa mga namamasukang kasambahay sa mga probinsya. Right? When I was young, from grade 4 hanggang first year college, nagtitinda ako sa sabungan ng ano, sigarilyo, candy, soft drinks, buko juice, marami pang iba. Nakakapagtinda lang ako nun every Tuesday, Friday, and Saturday kapag walang pasok sa summer. At kapag may pasok, every Saturday lang at walang exam, kinalunisan. Magkano lang kinikita ko nun? 100 to 200 pesos kada araw na nagtitinda. Kung na-discover ko lang siguro ito, kung shinare ko ngayon sa inyo, during those years, baka mas piliin ko ito over being a takatakboy sa mga sabungan. Kasi mas kaunti ang capital, hindi ganun kasing kapagod ng nagsitinda sa sabungan. Kung mayroon kayong comment, suggestion, or kung may natutulan kayo, comment ko lang sa comment section ng YouTube video na to. Paki-like and share na rin ang video na to sa mga related social media groups. And huwag kakalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel for more videos. Huwag kakalimutang i-click ang notification bell para mayroon kayong alert na marireceive kapag may bago kaming upload na video. Paki-follow na rin kami sa Facebook at Instagram para sa mga daily posts namin about livestock farming. Maraming salamat. This has been Jace of Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. Thank you.